Nagsimula nga ang chapter na to sa underground arena na kung saan nakahiga nga dito si Sukune. At nandito din si Yujiro Hanma. Dahil pinuntahan nga ni Yujiro Hanma ito nga si Sukune. Nung nakita nga ni Yujiro si Sukune na nakahiga, sabi niya, "Hey Sukune, palagay mo ba matatalo mo ko? Kahit itry mo ng million times hindi mo ko matatalo," ang sabi ni Yujiro kay Sukune. At nang paalis na nga si Yujiro, biglang nagtaas ng kamay si Sukune. At napatigil naman sa paglalakad si Yujiro nang makita ang pagtaas ng kamay ni Sukune. "Diba ikaw ang the world's strongest creature? Sorry kung nag-effort ka pang pumunta dito para lang makita ako," ang sabi ni Sukune sa kanya. At dito nga nainsulto si Yujiro Hanma. "Anong sorry'ng pinagsasabi mong sorry?" sabi ni Yujiro. At dito nga tumalon si Sukune mula sa kanyang pagkakahiga at nag-stand position ng sumo. Nagsalita naman si Yujiro, "Ano yung ginagawa mo? Parang ang boring mo naman tingnan." At dito nga may kutob na si Tokugawa na haatake nga itong si Sukune kay Yujiro. At ayun na nga, umatake na nga si Sukune at nagbitaw ng isang malakas na sipa at tinamaan nga dito si Yujiro Hanma. Pero hindi naman ito ininda ni Ogre. "Ayun na ba yung pinakamalakas mong sipa? Napaka-boring mo naman pala," ang sabi ni Yujiro. At dito nga nagulat si Sukune dahil parang hindi man lang napuruhan si Yujiro Hanma sa kanyang ginawang malakas na sipa. "So get ready for this, man," sabi ni Yujiro. At dito nga nagbitaw ng isang malakas na suntok si Yujiro kay Sukune at tinamaan ito sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. At tumilapon nga dito hanggang dulo ng arena si Sukune. Nagulat naman dito si Ogre dahil hindi man lang natumba sa lakas ng kanyang pagkakasuntok itong ngang si Sukune. Pero ang nangyari kay Sukune parang na-unconscious siya sa suntok ni Yujiro Hanma. Sinabi nga ni Yujiro kay Tokugawa na, "Tinawag-tawag mo pa ako dito, na palagay mo ba matatalo ako niyang Sukune na yan? Paano naman kung nandito si Musashi?" ang sabi ni Tokugawa. At dito nga biglang nag-init si Yujiro Hanma. "Di tawagin mo si Musashi, papuntahin mo dito, may kipaglaro ako sa kanila. Kapag nandito na sila, pupuntahan ko sila dito. Maliwanag ba, old man?" ang sabi ni Yujiro kay Tokugawa. At ikinagulat nga ni Tokugawa yung sinabi ni Yujiro. At umalis na nga dito si Yujiro Hanma. Muling binalikan ni Tokugawa si Sukune na tahimik na nakaupo. "Okay ka lang ba? Anong pakiramdam ng masuntok ng pinakamalakas na tao sa buong mundo?" ang sabi ni Tokugawa kay Sukune. "Hindi ko ma-imagine na para akong napunta sa kalawakan nang suntukin niya ako. Ganun pala ang pakiramdam ng masuntok ng the strongest creature," ang sabi ni Sukune. At dito nga natapos na ang chapter na to. Ganun talaga si Yujiro Hanma. Pag tinamaan ka ng suntok ni Yujiro, mawawalan ka ng malay. Katulad na lang yung pagsuntok ni Yujiro kay Dopo Orochi sa underground arena nung first season ng Baki. Nawalan din ng malay si Dopo Orochi. Kahit si Baki noon nung unang pagkaharap niya kay Yujiro, na unconscious siya noon na parang nanaginip yung feeling niya. Pero sa katagalan naman unti-unti nang nakakaya ni Baki yung mga suntok ni Yujiro. Lalo na yung pinaka last fight nilang dalawa. So yun lang yung ating review about this chapter, no? Kung nagustuhan niyo yung video na to, huwag kalimutan i-like. At syempre maraming salamat sa pagsubaybay sa ating mga upload. Shoutout ko nga pala si Cairo Kyle Uzumaki. Shoutout sa iyo, buddy. See you in the next video, guys. Maraming salamat. Let's go. All I fucking know is I got my pros and we're